It's Ngern TV. Okay, mga katropa. Hello. Hello. Ngayon naman ito naman ang gagawin ko. Itong aking acoustic electric guitar Ovation. Papalitan ko ng strings, ayusin ko rin yung kanyang fretboard. Pero mayroong mga pagkakaiba tulad nitong yung truss rod na naandito. Yung truss rod naandito sa ilalim ng higpitan. Tapos ang bridge, ano lang siya, yung fixed na bridge. So hindi ko mapapalitan yung height niya o yung length. Hindi ko mapapalitan yun. So, yun ang gagawin ko. Okay, let's start! Itong mga lumang strings, pwede nyo pang i-save to eh. Kasi hindi naman lahat ng strings na to common used, hindi nyo pwede eh. Pwede mo pang gamitin uli yan. Lalo na kung halimbawa, napugot yung isang string, tapos wala kayong ipapalit. Kung meron naman kayo nung use, o yun, pwede nyong gamitin yun, diba? So, i-keep nyo muna yung mga lumang strings in case na kailangan ninyo ng pampalit. Kasi tulad to, itong mga strings na to, hindi naman lahat to may diferensya. Usually yan, itong first string lang dito, ang madaling mawala ang tunog. Ika nga. So, yan. So, tinatabi ko siya. Pwedeng linisin eh. Ibabad lang sa para mawala yung mga grimes, yung dumi. Maring maganda pa tunog nito eh. Siguro nga yun ang gagawin ko, no? Ibabad ko siya sa CLR or something. Yung pantanggal ng mga grimes, pantanggal ng mga kalawang, yun, yung mga ganong klaseng chemicals. Kasi usually, nawawala ang tunog ng string kasi madumi. Meron ng kumapit na mga grimes, kung ano-ano mga dumi. So, nawawala yung, yung tunog. Isa lang yun, of course, kapag yung string ay ilang buwan na nakakabit doon sa gitara, syempre, medyo nawala na yung, yung kanyang permeability ba? Yung strength niya medyo nabawasan na kasi laging stressed. So, si mga katropa. So, eto, meron akong mga strings, used strings. Pwede ko siyang itabi. Okay, i-set aside ko lang siya dito. Para in case may kailangan akong strings. Yan, medium size, medium strings yan eh. Para sa gitara ko. Okay, so. Maganda, maayos, good. Ito nga palang gitara ko, no? Medyo mahirap pa gawain kasi
itong ilalim nitong gitara ko eh pabilog na ganoon, kaya gumagalaw. So ang ginawa ko, nagkabit ako ng dalawang clamps dito, tapos na-adjust to itong aking ano, itong aking table, hinigpitan ko lang siya. So para kumapit siya, yung kumapit itong ano, yung itong dalawang clamps, kinlose ko siya dito para ma-hold, see? So hindi siya gumagalaw. Okay. So para dito sa gitara na to, ang pag-a-adjust ng truss rod, ito ang ginagamit, Allen wrench. Okay, anong size ba to? Now, iba-iba ang sizes niyan eh. So dapat pag bumibili kayo ng gitara, merong kasing dapat na tools. Itong gitara na to, ano na to eh, 1990s ko pa to binili. So unang gitara ko to eh. Eh nung binili ko, walang nakasulat na ano, walang kasamang Allen wrench. Pero ang size nito is 3/16, 3/16. So the same way, pagka gusto kong higpitan or yan. Okay, so kung gusto kong kung pataas na ganoon ang bend, no, kailangan higpitan ko siya turn clockwise. So pag ganito, clockwise, see. Ngayon kung ang bend naman ay pababang ganoon, kailangan counterclockwise. So in this case, clockwise. Matigas. Sabagay, hindi ko naman kailangan gawin to eh. Dahil maayos naman eh. Okay, so para lang malaman ninyo, no, na yung pag-a-adjust ng truss rod, either na andito sa side na to o na andito sa side na to. Okay, in the case of my electric guitar, yung adjustment niya na andito sa head. Okay? Pero itong aking acoustic na andito sa ilalim, yan. Hindi ko nagagalawin. Tama naman eh. Lagyan natin ang tape. Ang lalim na nito pala. Mas malalim. Palibasa, ako rin ang gumagamit nitong gitarang to. So yung mga hiwa na ganoon, kapareho doon sa gitara kong isa. Kung ganong karami yung hiwa dito sa ganong kalalim, yun din yung dito. Pinalitan ko na yung mga isis na nakakabit dito sa aking sanding block. At napag-alaman ko, I just found out, ito palang isang side na to eh, 600 grit. Which is, akala ko, ano, 800 ang pinaka coarse. Pero ito pala 600. So,
Umpisan na natin. Umpisa natin sa 600 grit. Tip ko lang mga katropa, no, pagka gumagawa kayo nito, as much as possible, pantay ang filing o yung pag-i-assess para pare-pare yung height. So as much as possible, ganito. Mga 30 years na sa akin. So, ngayon palang makakatikim to ng ganitong klaseng maintenance tong gitara kong to. Konti pa. Konti na lang. Ito nga pala mga katropa, no, itong ano ba ang tawag dito? Neck bridge or something. Idinikit ko ito eh. Idinikit ko. Actually, hindi pala dinidikit talaga. Ayos lang. Pwede kong i-repair ito eh. Lalim eh. May problema ako rito sa second fret na to oh. Napakalalim na talaga nung ano, yung sugat niya, yung indentation oh. Hindi ko alam kung bakit ganoon. Pero it's either a crack or it's just too deep. Okay. So, meron tayong gagawin. Kaya siguro ganoon kasagwa tingnan kasi dahil doon sa permanent marker. So, ang gagawin ko, ito eh, don't try this at home, folks. Nakita ko lang to sa, ano, sa YouTube. How to repair mga dings na ganyan, no, sa frets na hindi makukuha sa assess. Hindi makukuha sa assess yan eh. So, sinet up ko itong aking panghinang to 340. Okay. And, so here we go. Fill up pa natin yung ano. Ayan.
Ayan na. Hiningan. Nilagyan ko siya ng hinang. Okay. Let's do this. Maayos na. Dahan-dahan lang. Kasi baka masobra naman. Okay, mukhang ayos na. Wow, mga katropa. Ayos. Nawala? Nawala yung ano, yung parang dito. Konti na lang. Okay, mga katropa. So, yung isang scene na nakita ninyo naghihinang ako, ito yun na nandito. See? Merong dalawang parang crack. Parang crack. Hindi naman crack siguro yon. Pero, nakuha ko nga sa ano. Ayan. See? Nakuha ko sa hinang. See? At, mukhang ayos na tong isang to. Okay, so tapos na. Inalis ko na yung masking tape at ayan, nakita naman ninyo. Okay na siya. Okay, meron na lang tayo isang problema na lang. Mukhang dito sa fret na to, second fret, saka third fret, malalim, oh, malalim yung kahoy. May indentation din siya dito, oh. Dito. Ito wala masyado eh. Ito wala. Ito, saka, ito. Second and third. Tapos, ito meron din pala. First, second and third. So, papakita ko sa inyo, meron akong napanood sa YouTube kung paano aayusin yan. Okay, mga katropa. So, real quick, ito po ang kailangan natin. Iron. At saka, basahan. Okay, minamadali ko kasi 8% na lang yung ating ano eh, yung ating baterya sa GoPro. So, eto yung mga ano no, yung mga fifixin natin. Lalagay mo lang na ganyan yan. Tapos, okay, again. Again. Yeah, medyo nawawala na siya. Make sure damp. Okay. Ow! Uy! Init. Ganun po. Yikes! Okay, mga tropa, magkabit na tayo ng strings. Ang gagamitin kong strings ay medium gauge na D'Addario strings.
na pag-alaman ko, na-realize ko na itong gitarang ito ay specifically, palagay ko, specifically designed para sa ano medium gauge strings. Kasi noong una, ang ginagamit ko rito yung mga extra light strings kasi nahihirapan yung kamay ko eh. Eh, napag-alaman ko eh, ano, pag dating dito sa mga higher frets, mga frets na to dito, na out of tune na siya, nagiging flat. Nagiging flat siya. Ang ibig sabihin noon, yung strings, walang masyadong tension or masyadong mahaba. See? Either that or kulang sa tension. So, sinubukan ko yung medium gauge. At nakita ko ba ang laki improvement, hindi nawawala yung ano, yung hindi nasisintunado siya. So tip ko lang po sa mga nagigitara diyan, mga katropa na meron kayong acoustic guitar, alamin niyo kung anong ano, kung anong gauge ang tama para doon sa inyong gitara, para hindi mawala sa tono ang gitara ninyo. Okay? Alright. Naayos ko na ang mga frets niya at nalagyan ko rin ng ano, fretboard conditioner itong gitara ko. Ngayon, meron pa tayong isang topic na hindi pa na pag-uusapan, at ito ay yung tinatawag na action. Ang action po eh itong distansya ng string dito sa fret. So, yan yung pag pinipress niya ganyan, yan po yung tinatawag na action. Okay, ngayon, yung action, preference po yan ng, ano, ng guitar player. Meron kasi mostly yung mga acoustic players, gusto nila mas mataas ang action tulad nito. Mas mataas ang action. Pero yung mga ibang gitarista, tulad ng mga electric guitar players, mas gusto nila mababa ang action, mga around ganyan. See? So,
Para sa acoustic guitar, pagka papalitan ni or adjust ninyo yung action, two things, pwede nyong isisin nito, no, yung pinaglalagyan ng mga strings na yon, kikikilin nyo para bumaba, okay? In this case, itong sa akin, maganda, ayos lang. Pero mukhang ang kailangan kong gawin dito, eh itong bridge na to. Mahirap i-adjust to kasi kailangan tanggalin lahat yung strings, tapos aalisin nito itong bridge na ito, kasi yung bridge meron niyang parang mga ano, yung spacers doon sa loob. So pag tinanggal mo yung spacers, bababa ng konti itong bridge na to. Pag bumaba yan, mababawasan nyo yung action. See, bababa siya ng kote, gaganon. See? So, maybe sometime in the future, gagawin ko yun. Ito naman yung aking electric guitar. Okay, at makikita nyo yung kanyang action, mas maliit, no? Kasi mas gusto ko yung ganyan. Ang maigi naman dito kasi sa electric guitar, madaling i-adjust ang action. At particularly dito sa gitara kong to, ang ina-adjust dito ito. Yan, merong dalawang ganyan, dalawang screws dito saka doon sa kabila, no? Ipipihitin niya para bumaba o tumaas. Bumaba o tumaas yung bridge. See? 'Yun ang kagandahan nitong floating bridge, eh. Maraming adjustments, see? Next, at sometime in the future, ito naman ang babanatan ko. Itong aking bass guitar. Matagal nang walang maintenance to, saka hindi na napapalitan ng strings. Okay, mga katropa, see you later! Don't forget to click on the notification bell! Thank you again for watching! Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!